Kumusta mga brad? Pag-usapan natin kung paano tinanggap ang mga White Russian sa Pilipinas sa pangunguna ni dating Presidente Elpidio Quirino. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Kung ang Udyo o Jewish refugees ay tinanggap at kinupkup ng Pilipinas matapos ang World War II sa panahon ni Manuel Quezon, alam nyo ba na ang White Russians ay kinupkup rin ng mga Pilipino noong panahon ni President Elpidio Quirino? So anong kwento sa likod ng pangyayaring ito? Ang term na White Russian, sila yung mga Russians na tumutol sa Bolshevik Revolution. Ang Bolshevik Revolution, ito yung mga kaliwa na nagsagawa ng revolusyon sa pangunguna ng Bolshevik Party Leader na si Vladimir Lenin. At dito nagsimulang sumibol ang komunista sa Soviet Russia. Ang Bolshevik ay inadapt ang kulay pula, habang ang mga anti-communist na Russian ay puti. Kaya ang mga Russian na ito ay tinawag na White Russian. Nung natalo ang White Russian Army noong Bolshevik, umalis ng bansa ang White Russians at nagtungo sa China para maiwasan ang panganib na dala ng mga Red Russians. Nagtungo ang White Russians sa Shanghai noong taong 1917. Pero noong time na yon, ang Shanghai ay halos na impluwensya na ng Western capitalist. Dumating ang panahon nung naganap ang digmaan ng dalawang China o tinatawag na Chinese Civil War sa pagitan ng Republic of China sa pangunguna ng Kumintang Party laban sa CCP o Chinese Communist Party sa pangunguna ni Mao Zedong. Nung nagwagi ang Chinese Communist Party laban sa Kumintang, muling nanganib ang buhay ng mga White Russians na nasa Shanghai. Take note, ang mga White Russians ay anti-communist. Dito sumibol ang Red Army ni Mao Zedong at pinasok ang Shanghai. Mula noon, ang mapayapang lugar ng Shanghai ay naging magulo na sa ilalim ng rehimeng Mao Zedong. Ang plano ni Mao Zedong ay palayasin ang lahat ng White Russians na nasa Shanghai at ibalik sa Soviet Russia. Siyempre, pagbalik ng White Russians sa Russia, matik na yun na itutumba na ito agad sa ilalim ng komunistang pamumuno ni Vladimir Lenin. Kaya karamihan sa White Russians, nung natunugan pa lang nila na paparating na ang mga komunista, agad-agad na silang nag-alsa balutan. Si Colonel Gregory Bologov ay in charge sa Russian Emigrants Association, dati siyang Tsarist officer. Ang Tsar, ito yung Russian word ng emperor na namumuno sa Russia noon bago pa ito gawing komunista ni Vladimir Lenin. Anyway, si Colonel Bologov ang nanguna at nag-organisa sa mga White Russians na kalaunan ay naging leader ng mga ito para makatakas sa tangkang panganib dulot ng pagtugis sa kanila ng mga komunista. Nanawagan si Colonel Bologov sa IRO o International Refugees Organization para humingi ng tulong. Tumugon ang International Refugees Organization sa mga White Russians at nanawagan nito sa lahat ng bansa na kung maaari ay tanggapin ng mga White Russian refugees. Dahil karamihan sa mga bansa that time ay sobrang busy sa pag-reconstruct ng kani-kanilang mga bansa, walang bansang tumugon sa panawagan ng International Refugees Organization maliban lang sa iisang bansa. Alam nyo kung anong bansang yon? Walang iba kundi ang Pilipinas. Bagamat ang bansang Pilipinas that time ay under reconstruction din noon matapos ang World War II dahil sa laki ng pinsalang dinulot ng digmaan, hindi ito naging hadlang para tanggapin at kupkupin ng mga White Russian sa bansa. Ang presidente noong panahon yun ay si Elpidio Quirino. Nung nanawagan ng International Refugees Organization sa lahat ng bansa para tanggapin ng mga White Russians, agad-agad tumugon si dating Presidente Elpidio Quirino at sinabi, "We Philippines will accept these people." Halos 6 na araw ang biniyahin ng mga refugees sakay ng barko bago makarating sa Tubabaw Island na sakop ng Guian Eastern Samar. Grinant ni President Quirino ang asylum sa mga White Russians na magsisilbing protection international sa mga refugees. Nung dumating ang White Russians sa isla ng Tubabaw,
Siyempre nung una medyo na culture shock sila. Eh siyempre sanay silang manirahan sa syudad. Tapos nung dumating sila, eh maninirahan lang sila sa isang tent. Nagulat din sila sa mga taong nasa isla noon. Dahil siyempre nakapaalang, tapos nakashorts na hindi typical sa mga Russians. Gayunpaman, masaya ang mga white Russians sa isla. Dahil payapa at alam nilang ligtas sila. Sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas, ang white Russian community na binubuo ng iba't ibang talentado at professional na white Russians ay nagkaisa at nagtulong-tulong para makapag-set up ng maliit na sarili nilang city. Halos 6,000 na white Russians ang nandito. Ang lugar ay nagkaroon ng sariling ospital na may mga nurse at doktor. Nakapagpatayo rin ng mga simbahan sa lugar. Merong Baptist Church at Russian Orthodox. Di nagtagal, nakapagpatayo rin sa lugar ng sariling eskwelahan para sa mga white Russian. Dumating si Presidente Elpidio Quirino sa lugar para personal na i-welcome ang mga Russian refugees. Ipinagibaan ng Presidente ang bakod sa palibot ng kampo para may padama sa mga white Russians na malaya sila sa bayang ito. Mayroon ngang Russian artist na gumawa ng thank you memorial para sa Presidente na pirmado ng mga white Russians bilang pasasalamat sa pagtanggap at pagkupkup sa kanila sa bansang Pilipinas. Isa sa matinding pagsubok ng mga white Russians sa isla ay nung naranasan nila ang pagtama ng dalawang malalakas na bagyo. Una ay ang Bagyong Gloria noong 1949. Ang mga white Russians na ito ay hindi sanay sa bagyo, kaya sobrang takot na takot sila. Pero tumigil din naman ito at wala namang napinsala. Pero ang lubos na puminsala sa lugar ay nung nanalanta ang Bagyong Ami noong 1951. Halos lahat ng kanilang maitinayong tent ay nagbagsakan. Maraming nagkasakit matapos ang bagyong ito. Nirelocate pansamantala ang mga white Russians sa Tacloban City, pero di nagtagal, ibinalik uli sila sa isla ng Tubabaw para magsimulang muli at nakabangon uli sila. Nakapamuhay ang mga white Russians ng mapayapa at malaya. Naisabuhay nila ang kanilang mga pananampalataya, lalo na ang mga Russian Orthodox sa pangunguna ng kanilang obispo na naging santo sa kanilang reliyon na si Saint John. Halos mahigit 2 taon silang naniraan dito at nakaranas ng 3 Pasko. Matapos ang ilang taong pamamalagi ng white Russians sa Pilipinas, dumating ang panahon na nagbukas na rin ng pinto ang iba't iba pang mga bansa tulad ng Amerika, Germany, Belgium, France at Australia upang dito maniraan at magsimulang muli. Bagamat nag-migrate na sila sa ibang bansa, eh hindi malilimutan ng mga white Russians ang masaya at mapayapang karanasan nila sa kanilang pamamalagi sa isla ng Tubabaw sa Pilipinas. Lalo na ang kabutihan ng mga Pilipinong naging kaibigan nila, maging ang presidenteng si Elpidio Quirino na sumagip sa kanila ay itinuturing nilang bayani at habang buhay silang magpapasalamat sa mga Pilipino dahil dito. Alam nyo ba na ang kwentong ito ay kakaunti lang ang nakakaalam sa Russia ngayon? Kahit nga sa mga Pilipino ay bihira lang ang nakakaalam ng pangyayaring ito. Kaya nga nagbigay payag ang Russian ambassador sa Pilipinas na kailangan mag-combine ng effort ang dalawang bansa para malaman ng lahat ang kwentong ito na magsisilbing tulay para mas lumalim pa ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sabi pa ng Russian ambassador, nakapag nalaman ng mga Russian ang kasaysayang ito, e maaari pang maging atraksyon ang isla ng Tubabaw sa Gian Eastern Samar para sa mga Russian tourist. Dahil ang istoryang ito ay napaka-espesyal para sa mga Russian. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.